Naitanong kayong attendance sheet kasi meron nagbigay sa atin ng 10 helmet. Yeah! Ang kapalapon namin. Okay, 10 yan. Okay, dahil may hinahabol tayong oras. Okay, yung nasa likuran, please take your seats. May kapatid tayong Muslim. Meron? Meron? Meron daw po. Ayun. Sige, sa opening prayer. Tawag ka, bro. Kapatid na Muslim, ayun. Okay, start na tayo. Game na kayo? Game na! Ayos. Yes, yun. Okay. Mga kapatid, bago tayo magsimula sa ating seminar ngayon, in behalf of Unrider Martinez and Attorney Rod Gutierrez, ang aking kasamang nominado sa Unrider Martinez, ako po at ang aking mga kasama ay nagpapasalamat sa inyong lahat. Agad po. Gusto ko lamang linawin sa bawat isa bagaman at ang mukha ng One Rider Party List, ang mukha ng One Rider Party List ay si Colonel Bosio. Kan Busita ang nanalo, hindi si Atty. Gutierrez ang nanalo, hindi One Rider Party List ang nanalo. Kami ng pamilya. Yes! Congratulations! Bakit paulit-ulit kong sinasabi yan? Way back 2006, major pa lamang ako at hindi ko binalang pumasok sa politika. Kung tatanungin ninyo ako, ilan na ang na-seminar ko? Kung ilan talaga sapagkat hindi ko binalang mag-politika. Colonel, bakit sabi mo hindi mo binalak ang politika? Bakit bigla kang pumasok sa politika sa ilalim ng One Rider Party List? Mga kapatid, may record tayo. Araw-araw, gabi-gabi, abuso at maling pagpapatupad ng batas. One time, naisip ko po, sabi ko sa aking sarili, ako ay tatanda, lilipas, mamamatay. Kapag nangyari yon, tapos na ang advokasya. Kaya sabi ko, kailangan tumakbo ako sa politika. Kung nararapat, loobin ng Panginoon Diyos na manalo. Kung hindi, tanggapin natin. Bakit
Sinabi ko na kailangan tumakbo ako sa politika. Sapagkat nakita ko, naisip ko, alam ko lahat ng emang dinadanat mga motorista sa kamay ng mga pulis at mga enforcers at magsulong ng batas na magpoprotekta sa mga motorista. Kailangan pala natin supilin ang mga tiwali, abusado, at hindi marunong magpatupad ng batas. Kaya sabi ko, magagawa lamang yan kung ako ay nasa posisyon. And Attorney Rod Sincero. At napakabuti ng Panginoon, ninoob niya sa pamamagitan ninyo at ng iba pa natin mga kababayan, niloob niya na manalo tayo. Kaya sa inyo lahat, congratulations po. Kung inyong susuriin, kami ay inyong sugo, representative sa Kongreso, para magsulong ng mga batas na magpoprotekta sa ating hanay. Ngayon, para maging malinaw sa bawat isa, si Colonel Busita ay nominado ng One Rider Party List at tinawag ng Diyos sa pamamagitan ninyo na nalo tayo. Huwag kayong malilito. Bilang nominado ng One Rider Party List at upo sa Kongreso, kami po ay magiging mambabatas para sa inyo. Mambabatas. Ibig sabihin po, kayang malilito, kapag bumuo na kami sa Kongreso, magsusulong kami ng batas para sa hanay ng mga motorista. Colonel, paano pag kami ay naabuso? Biktima ng tiwali at hindi marunong magpatupad ng batas. Mananatili ang arsa. Tatawag kayo, magsusubok kayo. Sa kasalukuyan po, may mga kasama tayo sa opisina ng ARSAP tumatanggap ng tawag para tulungan kayo. So huwag kayong malilito. Bilang representative ninyo, mambabatas kami sa sapag kapag ang usapin ay advokasya, ARSAP tayo. Anong advokasya ng ARSAP? Libreng seminar katulad dito. Ano pa? Kapag tumawag ka, kahit sino ka pa, ano man ang membership mo, kahit sino ka, tutulungan ka namin. Now, ano ang inyong aasahang pagbabago sa parte ng ARSAP? Sa parte ng ARSAP bilang tayo ay mga advocates. Kung mapapansin ninyo noon, kapag tumawag ka at mali ang huli sa iyo, kakausapin ko ang pulis, kakausapin ko ang LTO personnel, kakausapin ko ang enforcer para ipaliwanag na mali ang kanilang ginagawa. Pag naipaliwanag ko na mali ang kanilang ginagawa, hindi ka huhulihin. Ibabalik ang lisensya mo. Ang sabi ng iba, si Colonel Busita raw ay mahilig pumadrino. Alam ko, nababasa ninyo yan. Ang madalas magsabi niya, si Victor Bolognos at ang kanyang mga kasama, si Mr. Bolognos. Hindi ko sila masisi, sinasabi nila na mahilig akong umarbol at umadrino sapagkat hindi nila alam ang tamang pagpapatupad ng batas. Hindi po ako umarbol ng huli. Hindi ako umamakino. Ang ipinagtatak
microphone. Ang pinagtatanggol naman po natin, bro. Pabili na. Okay. Ulitin natin. Gusto ko malinaw sa inyo. Kasi itong kampo ninyo, wala na si Tito Bitigil. Ako daw ay mahilig umangkot, mahilig umatrino. Hindi natin sila masisi. Why? Hindi nila alam ang tamang pagpapatupad ng batas. Mga kapatid, kung mahilig akong umangkot at umatrino, hindi ako nakapagretiro sa PNP. Malamang nakasuhan ako. Now, ano ang mababago sa ating sistema, sa ating advokasya? Kapag tumawag kayo sa opisina at nakita namin na mali ang panghuli sa inyo, ito ang aasahan ninyo. Ang sasabihin ng opisina ng ARSAC, magpatiket ka kapatid. Mali ang huli, pero ang sasabihin namin sa inyo, magpatiket ka na lamang kapatid. Sir, mali na nga ang huli, bakit magpapatiket pa kami? Para makapagpadala kami sa iyo ng pangbayad na multa. Kailan, mali na nga ang huli, bakit tayo magpumulta? Hindi pa ako tapos. Ang kasunod kong ibibigay sa iyo, libreng abogado. Magsasampa tayo ng kaso laban sa pulis o inspektor. Ipapaliwanag ko sa inyo. Kung bakit ginagawa ko nitong mga nakaraang taon, kapag humingi ka ng tulong, kakausapin ko ang police o ang enforcer para huwag kang tuloy ang hulihin. Kaya bakit ganun ang ginagawa mo? Sa mga panahong nagdaan, yun lang ang kaya ko. Bakit noong mga panahong nagdaan, Kenel, hindi mo pinakitoy at sinampa ko ng kaso? Magiging katawa-tawa lamang tayo. Ang sistema ng ating pamahalaan, pag maliit kang manggagawa, wala ka sa posisyon, isa ka lamang katawa-tawa ng tao. Nag-gets nyo? Yes. Now, kapag mali ang uli sa'yo, magpatikit ka, padadalang ka ng ARSAC ng pangulta. Mali na nga ang uli, bibigyan ka pa ng pangulta. Bakit? Para mayroon tayong resibo. Sasampahan natin ang kaso ang polis o ang enforcer. Sapagkat kung mananatili tayo doon sa mga nakaraang sistema na ginagawa kong pagtulong sa inyo, walang kasiguruhan na yung polis o enforcer na nagkasala ay magpapatuloy. Samantalang, kapag kinasuhan natin ang polis o ang enforcer, yan ay mapapanagot. Katanggal. At yun lang ang nakikita kong pamamaraan para masupin ang tiwali at abusan. Sa inyong kalaman, ang polis, kapag nasuspende, kahit isang araw, ang bonus buong taon for Peter. Yun ang ating susungkitin doon sa tiwali at abusado. Kaya kailangan magsampa tayo ng reklamo. Mga kapatid,
hindi kinokonsinte ng PNP ang tiwali sa hanay. Ang kailangan lamang gawin natin ang dapat gawin laban sa tiwali, abusado at hindi marunong magpatupad. Ang naging sistema na yan, magtanda ni Kernel Cosinta, tuloy-tuloy ang advokasya, magagawa natin panatag ang buhay ng mga motorista sa lansangan. Gets nyo? Yes. Yung po, P.O.P.O. Wahoo. Tama! Kali! Tama! Yes! Mga kapatid, ang nagtutulak kay Kernel Cosinta at sa aking mga kasama ay ang pananaw na hindi pwedeng mamatay ang mga riders dahil higit na magdudusa ang inyong pamilya, lalo na ang inyong mga anak. Klaro? Hindi? Klaro! Yes, klaro. Okay. Opening prayer. Yung kapatid na Muslim. Hindi ka kapatid. Okay, mga kapatid. Saglit po tayo tumuyo, tumayo para sa ating opening prayer. Iyakot po natin ang ating mga ulo at ipigil ang ating mga mata para sa opening prayer. Matapos po ang pag-uwi na panalangin na ibibigay ng ating kapatid na Muslim, panatiling na kayo po at nakapigil para sa panalangin na aking pong pag-uunahan. Bismillahirrahmanirrahim. Sirat al-ladina nanta alayhim khairul maghdubi alayhim waladdallin. Amin. Diyos sa marami na sa langit, muli po kami nagpapasalamat sa iyo sa binigay po ninyong panibagong araw sa amin at sa aming pamilya. Panginoon, salamat din po na niloob ninyo na ako po bilang tagapagsilay tagapagsalita sa hapong ito sa gaganapin seminar. Panginoon, ay niloob niyong malakas at tigtas na makarating dito sa lugar na ito. Panginoon, bigyan niyo po ako ng sapat na katalinuhan at kakayahan upang ang bawat sandali ng bawat isa, ng bawat participant ay hindi masayang. Panginoon, nawa ay may hatid po namin sa kanila ang mga sapat na kakayahan para sila ay maging ligtas sa pagkakursiklo at maging ligtas sa mga tumanin at abusado. Panginoon, tunay nga po na kailangan namin magkaisa para isulong namin ang advokasya dahil kung patuloy na libu-libong mananakay sa motorsiklo at indisgrasya, Panginoon, patuloy din kung mabilis na tataas ang bilang ng mga pamilya na dapat naghihirap at mga bata na nasisira ang buhay at pinabukasan. Partikular, Panginoon, ang mga nauulila. Kaya, Panginoon, loobin po ninyo rin na nawa ang bawat partisipan ay buksan po nila ang kanilang puso at isipan upang maunawa nila ang mga pag-uusapan namin ngayon para sa ligtas na pagmumotorsiklo at ligtas na mga tiwalay at abusado. Panginoon, ito po ang aming panalangin na may loobin po ninyo na maging matagumpay kami sa seminar na ito. Ito po ang aming sama at dalangin sa pangalan ng iyong anak na Jesus. Okay, magsiyo po na po tayo. Brother, salamat po. Okay, bago tayo mag-seminar, pasalamatan natin ang lahat ng nasa likod nitong ating seminar, isang tanong. Una sa lahat, alam nyo ang nakakatuwa. Paulit-ulit na lang kaming
nag-request dito sa Paranaque, sa Northern Government Unit ng Paranaque. At kahit minsan hindi kami binigo at talagang napaka-supportive ng Honorable Mayor dito. Alam niya mga kapatid, napakalaking tulong para sa atin ang mabigyan ng ganitong libre menu. Dahil kung walang libre menu, kailangan natin yung malaking kasusi. Magre-renta tayo. Kaya mga kapatid, samahan po ninyo pasalamatan at palakpakan po natin si Honorable Kaimi Alibaro. Siya po ang outgoing mayor at at ang papalit sa kanya ay kanyang kapatid. Tama? At si Honorable Mayor po ay aking bilang congressman. Muli, palakpakan po natin. At ang isa sa mga guwapo yun sa marsak bilang guwapo matsupa pero huwag kayo maniwala sa mga macho. May kasabihan tayo, ang mga macho ay mga tigre. Tama? Tama. Sino may asawa niya? Nasa kamay. Palakpakan din po natin ang mga participants mula sa iba't ibang riders na palakpakan
kayo sa akin. Pero dahil maganda rin ang inyong hangarin, okay lang na magkopya-kopya tayo. Dahil kung bata pa tayo, estudyante, mahilig tayo magkopya. Tama? O ito. Iba't ibang kulay. Also, Lucy Riders. Anong club ito? PRC, Pioneer Riders Club. We also acknowledge addresses of Tres Gillion, Taubel, Tres Gillion, Pasar, Tres Kamay. Sa harap mo, sir. Ikaw ba yan? Yes. Ito naman, Porto Riders Club. Ano kayo? Mga aso? PRC, yeah, Porto Riders Club. PRC, Security Guard. Meron din po Jaguar Group. Ano ba? Rosie Riders. Rosie Riders Club. Ano yan? Region 1? Region 8? Sabah Lake. Narito tayo para itaguyod ang kaligtasan at protection ng bawat isa. Kung ano man ang niloloob mo, ipakita mo, sumagot ka. May tanong ako sa inyo. Noong mga nagdaang taon, naniniwala ba kayo na may fixers sa pagkuha ng lisensya? Meron, wala? Meron. Marami, kakaunti? Marami. Yan ang dahilan kung bakit maraming namamatay na Pilipino. Pwedeng magka-lisensya kahit walang alam. Agree? Disagree? Agree. Walang seminar. May pera, pwedeng magka-lisensya. Sa madaling salita, napabayaan ang road safety education. Kung bakit maraming naabuso, dahil marami ang walang sapat na kalaman. Agree, disagree? Agree. Mga kapatid, Laurel, it represents education. Stars, tatlong stars. It represents Luzon, Visayas, Mindanao. Basta may kalsada, may namamatay. Basta may kalsada, may naaabuso. Yung sikat ng araw, bakit kalahati lamang? Ibig sabihin yan, kung hindi tayo magkakaisa, magdidilim sa ating bansa. Hindi literal na magdidilim. Ang ibig sabihin, kung hindi natin itataguyod ang kaligtasan ng ating mga kapatid na muto. Pagkakula tayo lahat. Get na talaga? Yes! Okay. Nagsign pa kayo sa attendance sheet? Yes, sir. Meron na yung registration form?